ladies and gentlemen, makasama natin ngayon dito sa ating Yes the Guest, of course, no? Ang isa sa pinaka hinahangaan nating actress, oh, di ba? Singer, songwriter, host, vlogger, endorser, at syempre nakasama rin natin sa Pinoy Big Brother and isa pa sa pinakamaganda at pinakasexy sa show business, ladies and gentlemen, the one and only Maris Racal. Maris, hello! Hi! Hello, hello, hello mga best! Kamusta? Hello Rico! Nice to meet you! Hi! Yes, nice to meet you din, Maris, and thank you very much for having time, ano, na makasama natin dito. So, Maris, ano, napag-usapan natin, ano, na you're making music, busy ka ngayon, ano, sa iyong pinagkakabalahan ng mga pagpagsusulat, sa pag... Sino yung mga naka-influence sa'yo ng mga artists? Yan, internationally and dito sa local, sa OPM. Na, OPM muna tayo. Sige, sa OPM muna tayo. And, growing up, lagi kong napapanood yung mga music video ni Yeng Constantino. Gustong-gusto ko yung music niya. Yung mga kuya ko mahilig sa ano sa Eraserhead, Server Maya. Yes. Ano naman yung na-feel mo na boyfriend mo ang isa sa mga icon, no? Ng OPM and ako sobra, grabe, ang daming kinilig sa inyo, Maris. Ang daming kinilig sa inyong dalawa. Okay, no, the one and only, syempre si Rico Blanco. Ano yung feeling na si Rico Blanco? Imagine ano, ano mo ngayon, boyfriend at talagang nagmamahala kayong dalawa. Ano naman po? Sobrang grateful naman po ako kasi aside from pagiging, you know, alam naman natin na music icon siya, pero hindi na naman talaga pinaparamdam sa akin kapag nagsusulat kami. Lahat ng idea ko, yung music video, sa music video, sa mga songs. Pero speaking of Rico po, no, itong song na Asa Naman, yung pinaka-latest single ko, sinulat po namin to together. Ito po yung unang song na tinapos namin together, na-start namin together. And Asa Naman is a Bisaya song. So, idea po namin na mag-release ng isang Bisaya song. Well, dati pa naman gusto ko mag-release ng Bisaya song, but na-empower lang talaga ako this moment. So, yun po, sinimulan ko yung lines, ganyan, tapos tinapos na namin together. Ito, Maris, ano, nakita ko doon sa comment ng music video na ang dami natutuwa because it's a Bisayan song, Cebuano, no? At saka, ikaw ba ay talagang marunong mag-Bisaya? Taga-Bisaya ba si Maris? O si Rico din ba? Kaya, hindi po. Sobrang ano po ako, pure Bisaya. Ay, okay, so now I know. Ano talaga ako, Bisaya talaga ako, pinanganak ako sa Tagum City, Davao del Norte. Okay. Tapos, pumunta lang po ako dito sa Maynila para sa PBB. So, okay, so nice, ano? Kasi ang cool eh, no? Kasi alam mo, no, bihira din sa atin yung mga OPM na narinig natin, ano, sa mainstream na talagang nag-venture, no, sa ibang dialect, and we're very excited na makita at marinig mamaya dito sa Yes the Guest yung kantang mong yan. Okay, so eto naman, ano, ikaw naman, Maris, ano, meron ka pa bang ano, ibang talent na masasabi natin hindi mo pa napapakita o hindi alam ng karamihan sa mga tao na kapaligid sa iyo? Like kunwari, marunong ka ba mag-magic? Kaya mo ba? Ito na po ako. Alam na po ng lahat. Yun na yun. Kasi mamaya, kasi mamaya baka si Maris pala ya. Kaya niyang ano yung elbow niya, kaya niyang baliktarin, no, papunta doon sa likod, mga ganon. wala naman po ganon.
Ah, wala naman. Oh. So lahat nakikita na natin, no, ang mga talent. Grabe naman mag-share naman si Maris ng talent niya. No? Walang tinatago. Pinapakita niya sa akin. Ito naman, Maris, kasi, no, natutuwa din kami kasi syempre, no, because of the social media right now, marami kami nakikita mga memes and ang daming na-attach sa'yo, no, ng mga memes. So anong feeling na ikaw yung isa sa mga napapasama sa mga memes? Ayan, ikaw ba eh nagiging happy o minsan ba may time na na-offend ka ba doon sa mga memes? Naku, wala namang times na na-offend ako. Wala, never talaga ako na-offend. At in fact, natutuwa po ako pag ginagamit nila yung picture ko as meme. Kasi yun naman talaga yung intention ko. Parang katuwaan lang talaga siya. And nakakatuwa kilala ko. Oo nga, siguro sobrang nag-enjoy ka rin, no? Kapag i-scroll mo yung mga memes, no? Ng mga netizen, no? Para ba naisip nila yon? Para ba ang taba naman ng utak nito, naisip niya pa yung sa picture ko? Ay, parang ganun. Nakakatuwa. Okay, so ito naman, ano, dahil Thursday ngayon, syempre kapag Thursday, ano yan eh, pwede nating magbigay ng throwback. Kasi, no, ayan, throwback Thursday yan, ano. Konting ano naman, konting throwback tayo nung PBB days, yeah, nung Pinoy Big Brother days. Kung ikaw ay merong gusto pang balikan nun, Maris, ano yung gusto mong balikan sa PBB days? Nung panahon na yun. Ngayon, na, oo, parang gano'n. Moment. Yan, oo, no? Yung balikan na para bang special moment na para bang gusto mo na mangyari ulit. Gano'n. Siguro po yung ano, yung time na pumasok ako, sobrang grabe po yung experience ko. Yung mismong pagpasok ko sa door ng PBB house. Gutom na gutom na po ako araw na yun. Dumiretso po ako sa buffet. This, hindi mo lang ako bumati sa mga tao. Dumiretso ako kumain, naghanap ng burger. Yung moment na yun, gusto kong balikan kasi gusto kong experience ulit yung thrill nasa PBB house. And yes. Oo, kasi totoo yun. Ano? Alam mo, maganda yung pagkakasabi ni Marisa. No? Kasi the first time no, na na-feel mo na, uy, eto na to, this is it. No, you actually, no, nagutom nga si Maris eh. No? So talaga, hindi niya makakalimutan talaga yung pangyayari na yun. No? And it's a good feeling na syempre, no? Kasi, di ba, no, from sabi mo, no, from Visayas, tapos pumunta ka dito sa Manila, just to be in PBB and wow, Mindanao, grabe Mindanao talaga yung dream, yeah, from Mindanao and sobrang Mindanao. Ano sobrang laki din ano ng dream ni Maris na talagang gusto kong gawin to, di ba? Yes, okay, so ito naman pag-usapan naman natin itong song na Asa Naman. Yan, okay, ano, actually no, napanood ko itong music video and congratulations, mamaya papanoorin natin kung gaano kaganda no ang music video ng kantang itong Asa Naman. So anong hugot nitong kanta na to? Medyo patama to sa marami, ah. Kasi yung hugot to dito, yes, sa Asa Naman song. Asa Naman, pwedeng dalawang meaning siya eh. Iba sa Tagalog, Bisaya. Okay. Tagalog is asa naman, parang aasa ka, ganyan. Pero sa Bisaya po, asa naman is saan ka na? Okay. Yung line, kasi pwede siyang dalawang meaning. And yung line na asa naman kakaroon ka, dugay ba sa puhon? Asan ka na ngayon? Bakit ang tagal yung pangako mo? Ayun. Yun po yung meaning ng song. So dun po ako naghugot and nasulat ko yung line na yon. Tapos, natapos namin. So, basically, about po siya sa mga taong naghihintay pa rin hanggang ngayon. They're waiting in vain. Kumbaga, parang kahit na ang tagal-tagal na, naghihintay pa rin sila. And wala silang planong tumigil. Ayun na yung basically Pero ikaw tatanungin ko, Marisa, no? Ano bang mas maganda? Ang maghintay o ang maghanap? Maghanap. Oh, 'di ba, maghanap
Yes, correct, correct, tama. Kasi kapag naghihintay, no, wala lang, para ka lang si Juan Tamad, no? Naghihintay ka lang na mangyari. Doon, bumaba. Oo, na mangyari. Yung gusto mong kainin, gusto mong gawin, pero when you search, no, kapag ikaw ay naghanap, tigil. Diba, no? Well, maganda din naman po kapag may balance yung paghihintay at pagiging patient. Yes, correct. So, huwag ka lang maging sobrang chill. Tamang patient. Wait, ito na to, Maris, no? Okay, so ito na, no? Dahilan sa napag-uusapan natin ang asa naman. Meron tayong game. Yes, meron tayong laro. And of course, napaka-easy lang naman ito because this is a question and answer, no? Dahilan sa usong-usong ngayon ang... Ako, grabe, ang dami ngayong beauty pageant, ano? Meron tayong nakaraang Miss Universe, meron tayong nakaraang Miss World, meron din tayong Aliwan Fiesta Digital Queen, no? Pang beauty queen question. Pero napakadali lang, no? Ito ang tinatawag nating asa naman o G ako riyan. Okay, isa dalawang pagpipilian, asa naman o G ako riyan. So, magtatanong ako ng isang sitwasyon, isang pangyayari at sasabihin mo lang kung asa naman, ibig sabihin noon para bang para ayoko, ganun, or G ako yan, ibig sabihin niyan, go! Oo, sige, okay. Go ako dyan. Okay, so asa naman, o G ako riyan. Okay, so eto, unang-una, Maris. G ka ba? O asa ka? O asa naman na tumira for good sa ibang bansa? Yan. Okay, tumira sa ibang bansa for good. Ibig sabihin, doon ka na sa family, mag-start ka na ng your own family sa abroad, sa ibang bansa. Ano, G ka ba dyan? Asa naman o G ako riyan? Hindi ko, sa ngayon po, asa naman. Kasi, mahal ko po yung trabaho ko. Love ko po yung ginagawa ko. And I think mahihirapan ako kapag gawin ko siya sa ibang bansa. But ito ko dito. Oo, totoo, no? Kasi nandito yung ano eh, nandito yung passion mo eh, no? Yung music nandito sa Pilipinas. And malay po, di ba, no? Hindi natin masabi. Baka mamaya, makakulabo na si Taylor Swift, oh, di ba? Tapos, di ba, interview ka na namin, nasa US ka na. Okay, no, di natin masabi. Okay, so ito naman, kasi too early to say eh, no, kung gusto mo na mag-settle sa ibang bansa. Okay, ito naman, yung mag-skinny dipping. Ayan, yung skinny dipping. Oo, no, ito yung pupunta ka sa beach, no, pagkatapos wala kang pakialam. Asa naman. Kahit sa ibang bansa. Yung para bang lahat na ng mga foreigners. Wow, para bang woohoo, no secrets. Asa naman pa rin. Okay, no? Conservative pa rin itong si Marisa, no? Okay, so eto, pangatlo naman natin, mag-settle down anytime soon. Asa naman o G ako riyan? Asa naman? Wala pa ako. Oo, eh, di ba, no? Nasa ano pa tayo, eh? Nasa peak pa tayo, eh. Oo, no, so go lang ng go. Hanggat mainit, di ba, no? Sige lang, push lang ng push. Okay, eto naman, ano? I-give up ang pagiging actress para maging full-time musician. Oh my gosh, hindi ko po kaya. No? Mahal ko din po yung pag-aaral. Asa po, asa. Oh, hirap yung mahirap ng question na yun. Okay, next naman. Pumunta sa Mars kung matutuloy yung pagpapadala ng mga tao sa Mars. Well, kung totoo po yung mga superhero, G ako. Sa Marvel. Kung magiging superhero ka, anong sinong gusto mong maging? Maris? Gusto ko po maging si Black Widow. Si Black, oy, astig si Black kasi Widow. Kasi para sa akin, siya yung pinsya, hindi siya enhanced, wala siyang super, extreme power. Oh, no.
Hindi siya namatay sa ibang ano, but like, namatay siya dahil ay sinave siya. Parang ganun. Hindi ko alam. Mm-hmm. Next naman tayo, ito. Asan naman o Gia Korean, Mapuyan sa ngalan ng harot. Yan, ikaw ba magpupuyat sa ngalan ng kaharutan? Hindi, tulog talaga. Tulog is life. Asan naman? Tulog is life. Yes! Totoo. Totoo din. Yeah, mag-travel lang isa. Ah, G! Ito ba siya na-experience? No, oo. Nako, ang mahirap na nakikita ko dyan mag-travel mag-isa kung sino kukuha ng picture mo, no? Mag-harap ako. Ito picture film, yeah. Di ba, no? Help, help, gano'n. Okay, next naman, ito. Ay, ito. Mag-alaga ng snake as pet. G! G? Okay, G? Oo. Wala ka... Anong phobia ni Maris? Meron ka bang phobia na anything sa insects, animal, or fear of... Ah, wala naman. Wala naman. Mm-hmm. Well, po, so, ayoko lang po yung ano, yes. Yung natatakot ako sa tubig. Like water sports, ganyan. Natatakot ako. Pero marunong ka lumangoy, Maris. Kaya naman for like 30 minutes. Kailangan ko na ng tulong. Okay na yun, okay na yun. 30 minutes. Ako kasi di talaga ako marunong lumangoy eh. Talaga yung magpapahelp na lang. Help! Ganun na lang talaga ako. Okay, next naman. Uy, ito. Kaya na, Gia Korean o asa naman na sumali sa beauty pageant? Naku, asa naman. Natatakot ako. Ayoko po, natatakot ako. I mean, sobrang... Hindi sabi sa'yo? Hindi suggest sa'yo na Maris, join niya naman ng ano, ng pageant, gano'n. Well, meron dami po, pero hindi ko po talaga nakikita ko. Hindi ko nakikita yung sarili ko sumampas sa stage ng kahit beauty pageant. Kasi, first of all, stage fright, nakakatakot. And under pressure. Kaya sobrang amazing ako sa lahat ng mga queens natin. Sobrang hats off ako sa mga. Oo, no? Grabe yung pressure eh, no? Nag-bit-bit ano? Na mga kandidata yung buong probinsya nila. Kaya yung buong fans nila na hindi mag-isapot. Totoo. Okay, so next naman. Eto. G ako dyan. O asa naman na makipagkaibigan sa ex? G! Okay lang sa akin. Baya! G! Okay! So para bang kunyari may magsasabi sa'yo. Kunyari ako, Maris, nakipaghiwalay na ako. Ano gagawin ko? I-unfriend ko ba siya? Ibablock ko ba? Well, kapag may passage of... Yes. Kung may passage of time na, kunwari ilang years na, okay lang yes, naman. Yes. Pero kung anong nakakatulong sa iyo mag-move on, kung gusto mo mag-block, gusto mo mag-friend, okay naman din. Correct. Totoo. Oo nga, no, Maris, actually, no, nagiging magkaibigan lang din naman halos ang mga mag-ex kung talagang masaya na sila sa buhay nila na hindi sila magkasama. Like meron na siyang sariling buhay na masaya with his or her jowa or with his or her family, di ba? Tapos ikaw din. So, pwede na mag-appearan, ano, kamusta ka na, friend? Nice to know you. Yes, gano'n. Oh, thank you for the learnings. Thank you very much. Ay, ako dyan. O, asa naman na makipag-collab sa international artist? G! Oh my gosh, G! Yes! At syempre si Taylor Swift ba? Tama? So, unang listahan mo? Unang sa listahan? Pinakauna, yes. Ayan. Okay. Back naman, Blackpink. Wow! Goy! Nice. Cool. Ma-excite kami dyan. Okay, so ito naman. Ay, ito. No, last question natin. Para sa G ako dyan, asa naman, ipatato ang pangalan ni Rico Blanco sa kahit anong parts ng katawan mo. No, sorry, pero pasa ko. Well, sabihin naman, hindi naman. Kaya ko naman siguro. Pero yung symbol lang, ganyan. Walang iba, no? Pangalan talaga. Akala ko, kaya ko po, kaya ko yan. Dito sa noo, Rico Blanco.
So, sorry, naman talaga eh, no? Sorry. Oo. Sorry na, Rico Blanco. Oo, talagang ano daw talaga. Symbol lang. Anong symbol kaya, if ever, Maris? May naisip ka na anong symbol? Symbol? Kahit ano po eh. Diba? No, oo, no? Basta matchy-matchy kami, okay ako kahit. Oh yeah. Siguro together, no, meron kayong certain na specific na tattoo na meron ikaw tsaka meron si Rico, no. Hello mga best, si Marissa Calporto. Sana po stream niyo palagi ang Asa Naman. You can watch the music video sa YouTube channel ko, and FYI lang po sa lahat, ito po yung second song ng upcoming EP ko. Upcoming mini album, so watch out din po sa mga susunod na mga i-release ko. And yes, you can follow me on my social media accounts for more updates. And thank you sa lahat ng mga best nating nanonood, sa lahat ng Maristellers, hello! And yeah, sa lahat ng mga Maristellers,